Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado, kaugnay kay dismissed Mayor Alice Guo at sa Pogo, maring itinanggi ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na mayroon silang relasyon at negosyo kasama ang dating alkalde. Ayon pa kay Mayor Calugay, magkaibigan lamang sila. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. Kaibigan lang daw, ganyan ang iginiit ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay nang humarap siya sa pagdinig ng Senado ng ungkatin kung ano ba ang namamagitan sa kanila ni Alice Guo. Subalit ilang larawan naman ang pinakita ng mga senador na nagpapakita na tila may relasyon sila. Tulad ng umano'y couple shirts. Wala pa rin kayong relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kayo t-shirt, pareho yung blue, polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas mong gamit, Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Ano yung nagkataon lang? Pareho kayo? Pareho kayong t-shirt? Ha? Hindi ko nga po alam may ganun picture po eh. Pati yung couple shirts ninyo, nagkataon din. Na-flash na. Oh. Tama? Opo, Your Honor, nagkataon. Nagkataon din. Tanong pa ng mga senador kung bakit naroon daw sila sa campaign caravan ng isa't isa noong panahon ng eleksyon. Inimbita nyo si Guo Huaping sa victory caravan ninyo. Sabi nyo, inimbita rin niya kayo sa victory caravan niya. Nag-attend po kayo sa victory caravan niya? Opo, in-invite po niya po ako, Madam Chair. So bakit nga po ganun? Ba't kayo nag-iimbitahan? Po yung nakasakay po ako sa sasakyan, yan po yung motor kit po namin na in-invite ko po siya. In-invite lang din niya po ako noon kaya nagsabi rin po ako na may reciprocity, ganun ba? Pwede pong sumama rin po sa motor kit po namin, Your Honor. Siya lang, ha? Hindi po, marami pong kasama po dyan. Sumunod pang pinakita ng mga senador ang larawan na nagpapakita na nagbigay umano ng bulaklak si Calugay kay Guo. Kailan yung una nakilala si love mo? Hindi ko po, love, Your Honor. Yung bulaklak na binigay mo kay Alice, to. Opo, Your Honor. Tapos, na-receive niya. Pareho. Opo, Your Honor. Ano yung okasyon to? February 14 po, Your Honor. Ah, yun pala po. Wala kayong relasyon, ha? February 14 mo pa binigay, ha? Wala po, Your Honor. Yan po eh, nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa kasalang bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko. Kaya po, binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Sumunod na inungkat ng mga senador ang pinaniniwalaan nilang posibleng negosyo ng dalawa. Pero pinabulaan na ni Calugay na magka-partner sila sa negosyo. Ang hinala kasi ng ilang senador, ang umano yung mga negosyong ito ay posibleng pambungad lang sa mas malaking aligasyon na money laundering. TC, I think, stands for Alice and Calugay. Very possible, SP Pro Tempore. Huh? Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo niyo pa si Dong yan, ha? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Dumalo at nag-isa rin si Cheryl Medina, ang sinasabing executive assistant ni Calugay. Wala raw siyang alam sa business interest ng dalawa, pero may pinakawalang mabigat na impormasyon si Senator Risa Hontiveros tungkol kay Guo at Calugay. May nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Calugay, si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Wala po, Louie Honor, wala po. Ang PAGCOR naman, may pinakawalang mabigat na alegasyon na nadawit na ang Philippine National Police hinggil sa umano'y suhulan. Kapag paniwala ba yung ganyang impormasyon na mayroon daw mataas na BI official na tumanggap ng 200 million para patakasin si Guo Huaping? Meron pa bang ibang mga di umanong sinuhulan? May pinag-usapan na yung sa border immigration. Mm-hmm. Hindi ko lang alam, ma'am, yung exact amount, including PNP officials. Mm. Pero hindi ko pa rin ma-confirm yun, ma'am. Kung ano pong, alin pong PNP units ang binabanggit sa usap-usapan?
Hindi PNP unit, ma'am, but personalities. I think it was mentioned the former chief PNP. So far po, wala po kaming report with regards po kung may mga nasugulan na PNP personnel. But despite of that po, ay yung aming pong intelligence community ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-coordinate sa ibang agencies para malaman kung may mga PNP personnel na involved, then we will file the necessary case. Tanong ni Senator Risa Hontivero sa PAGOR, may dawit nga bang dating hepe ng PNP? A former chief PNP ay on the take kay Guo Huaping. Tama po? Yes, ma'am. Yan. Pero hindi ko din ma-ascertain yan. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Ang parang usapan dun, ma'am, parang nasa payroll, yung monthly payroll. Si dating PNP chief at kasalukuyang Senator Ronald De La Rosa agad naman nag-react matapos ang alegasyon ni Villanueva. Meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala. Kilala po ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one, I think. Sa ngayon, inaasahang hindi pa natatapos dito ang serye ng pagdinig ng Senado hinggil kay Alice Guo at sa mga usapin ng pogo sa bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.